Magandang araw sa inyo mga paps. Ngayon ay i-share ko sa inyo itong ating cigarette lighter. Cigarette lighter ng ating sasakyan. Kapag ito ba ay nasira, ano ang una natin i-check? Siyempre yung fuse, pinakauna, fuse muna. Pero bago ako magpatuloy sa video na to, huwag po kalimutang i-like and share, subscribe, at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload ko. Tara, pag-usapan natin to. So ayan mga paps, ituloy natin itong video. Kapag kayo ba ay gumagamit ng cigarette lighter, o for example, gumamit kayo ng air compressor, yung panghangin ng gulong, andar yung makina, tapos sinaksak nyo rito, tapos pinagana nyo yung panghangin ng gulong. Ang gawin nyo is wag na wag nyong bubuksan ng aircon, kasi meron po itong resistor sa loob. Ayan, ma-overload po siya. Dapat pag naghahangin kayo ng gulong, dapat nakapatay ang aircon para saktong-sakto lang yung load niya. Well, for example, nabuksan niyo yung aircon, naghahangin kayo ng gulong, biglang hindi gumana. So, anong gagawin niyo? Papalitan niyo ba ito ng buo assembly o hindi? I-share ko sa inyo mga paps to, ha. Pag ito po ay nasira, huwag nyo munang papaltan tong assembly na to. Huwag nyo munang papaltan to. Kasi ito, lalong-lalo na sa adventure, ito po ay nakapix. You know? Kumbaga, wala nang tanggalan to. Yan. Papakita ko sa inyo. Tatanggalin natin to, itong buo na to. Ito. Una muna, tatanggalin natin itong box. Itong box tanggalin natin. Yan. Sunod. Meron po yung tornilyo dito. Ito, dalawa. Ayan. Ayan, dalawang tornilyo. Ayan po yung isa. Ayan, dalawa. Pag tinanggal natin ito, mababaklasan natin lahat ito. Mababaklasan natin lahat. Tanggalin muna natin yung cover ng stereo. Gagamit lamang tayo ng Phillips screw. Okay. Ayan. Gamit lang tayo ng one hand technique. Ayan, nakalas na. Yung isa naman. Pag nagkakabit kayo nito, nag-assemble, huwag niyo po masyadong ihigpitan. Baka madulog yung plastic. So, ayan. Matatanggal na natin to. Gagamit lang tayo ng DIY tools. So, sungkatin natin. Lang siya, oh. Ayan. Isang sikwat lang, oh. Tanggal na kaagad lahat. Ayan. Ayan. Ito na mga paps. Tanggal na. Natanggal na yung ating panel. Dun sa relo. Tapos tanggalin natin tong sa relo niya, oh. Tanggalin natin para hindi abala. Pipindutin nyo lang yan, oh. May pinipindut yan, oh. Pag pinindut nyo yan, hilahin nyo lang. Matatanggal nyo na yan. Ayan, tanggal na. So, ito.
Ito ang sinasabi ko sa inyo mga paps. Ayan. Kapag ito ay sira, huwag nyo munang papalitan. Tingnan nyo naman oh, naka-ano siya oh. Naka-fix, hindi mo siya pwedeng tanggalin. Ayan. So, ang isang technique dyan, paps. Ang ginawa ko ay bumili ako ng assembling ganito. Ganito, isang buong assembly ng cigarette lighter. So, ang ginawa ko, pagkabili ko, tinanggal ko yung mga piyesa niya dito sa likod. Tinanggal ko yung piyesa. Yan. Tapos, isinalpa ko naman siya dito sa urig. Ito may mga ano to, may mga piyesa-piyesa to eh. Pero dapat ano, magka-match yung ano niya, yung suksukan ng wire, ayan, suksukan. Bili lang kayo ng ano ng cigarette lighter assembly at yung piyesa noon, ilipat niyo lang dito. Ayan. Ito kasi ang kadalasan nasisira diyan ito. Ayan. Do. So at least so mangyayari niyan hindi napalitan yung inyong stock. At least stock pa rin siya oh, matibay. Kasi nangyari na sa akin to eh. Aksidente kong nabuksan yung aircon habang naghahangin ng gulong. Bigla siyang nawala. So ang ginawa ko hindi ko naman siya matanggal dahil naka-fix nga to eh. Mahirap tanggalin, mahirap baklasin. Bumili na lang ako ng bago. Bagong assembly na ganito. Tapos yung piyesa niya, nilipat ko lang. Ganoon lang kasimple. Umandar na kaagad siya. Siya, gumana na siya. So, ganoon lang mga paps. Hindi nyo na kailangan bumili ng ano, ng bagong ganito para isalpak. Bumili lang kayo ng kahit na mamurahin. Kunin nyo lang yung piyesa sa likod. Ilipat nyo rito at okay na. Kasi ito, pag tinanggal mo siya, itong stock natin, ang hirap. Ngayon, matanggal mo man siya, tapos palitan mo ng bago, hindi na siya, ano, hindi na siya nakapix. Aalog-alog na yan. Aalog-alog na itong ating cigarette lighter. Kaya mas maganda pa rin talaga yung stock. Okay. Ibabalik na natin itong ating panel. Ayun, ibabalik na natin. Saksak nyo lang itong sa ano sa ating relo. Yun, okay na. Tapos balik nyo na lang. Ngayon lang kasimple. May mga ano to eh, may mga clip to. Ito yung mga lock, okay no. Ito. Yan. Yan. Isalpak nyo lang. Ayan, salpak nyo lang yan, ganyan lang kasimple. Tulak nyo lang konti. Ayan. Ayan, ganyan lang kasimple mga paps. Ilagay na natin yung tornilyo, dalawa. Yan, huwag po natin masyadong higpitan at baka masira ang plastic. Tamang higpit lang. Yan. So ikabit na natin itong ating dashcam. Saka itong ating ano, lagay ng barya. Ayan, okay na. Itong cover ng ating stereo. So, susi natin.
So ayun mga paps, gumagana na siya, oh. Ganun lang yung ginawa ko noon. Pinatang ko lang ng mga pyesa. Hindi ko na tinanggal yung urig. Oh, meron naman siyang switch. Ito. Ah, kung gusto niyo magkabit ng ganito. Yan ha. Adapter. Ito sa dashcam kasi to. Ah, ito pala sa ano, adapter to, sa adapter. Tapos ito yung dashcam. Yan. Yung wire niya, pinaikot ko lang sa likod at dito ko pinadaan. Yan, pwede mo siyang patayin. Meron siyang cigarette lighter dito. Ayan o. Isa, dalawa, tatlo. Yan. Ganyan po yung ginawa ko. Para marami tayong saksakan. Para hindi na tayo mahirapan. So ayan, naikabit na natin yung panel natin. Yung sa cigarette lighter. Sana may mga content tips din kayong natutunan sa akin. At bago matapos ang video na to, nais ko muna magpasalamat sa mga tumatangkilik sa aking YouTube channel. So ulitin ko, ang pagtanggal nito, gamit lang kayo ng Phillips screw at saka isang DIY tools. Madali lang baklasin yan. Basic na basic po yan. So hanggang dito na po lamang ang aking video mga paps. At sana huwag kayo magsawang sumuporta sa akin. At marami pa akong ibibigay sa inyo na mga DIY tungkol dito sa ating sasakyan. Hanggang dito na lamang. Maraming pong salamat sa inyong panonood. God bless.